Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Lucky Stones and Amulet. Makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Message na lang po kayo for more details. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Appreciation. So, hindi ko alam kung ito rin yung lumabas sa inyo. Water Signs, the other day. Yan din yata yung energy na yun. Hindi ko na matandaan. We have the temple path. Ayan. So, na-appreciate nyo yung peace of mind ninyo. Na-appreciate ninyo yung mga bagay na mayroon kayo ngayon. Water signs, you are very thankful. Tignan natin. We have door to personal healing and happiness. Ayan. Kasi kayo lang naman talaga yung kayo lang, water signs, yung makakatulong sa sarili ninyo. Ayan, so na-appreciate mo din yung mga helps na nare-receive mo, yung mga messages na nare-receive mo. So napakaganda ng energy mo dito. Kasi nandun yung tiwala mo sa sarili mo. Nandun na naniniwala ka na malalagpasan mo din talaga yung mga problems mo. So ikaw yung tipo ng tao, water signs, na hindi ka talaga sumusuko. Siguro nagpapahinga pero you never quit. Ayan, door to personal healing and happiness. Kahit mag-isa kayo ngayon, kahit may kasama kayo, masaya kayo. Kahit nasaan kayong estado ng life ninyo, you are happy. Some of them, or yung some of your, sabi natin, yung mga taong nakapaligid sa inyo. Diba? The ones that surrounds you. Pwedeng naiisip nila, ba't kaya masaya si water signs, eh ganito yung buhay niya, ganyan. So parang kino-compare nila yung life mo sa life nila, kino-compare nila yung life mo sa iba. So, ikaw kasi hindi eh. Kontento ka kung ano yung mayroon ka. Happy ka sa ginagawa mo. Kaya mas maganda at mas magaan yung aura mo ngayon. So, tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. So, even yung iba sa inyo pagdating sa money, pagdating sa na-express ninyo yung mga gusto ninyong i-express, malaya kayo dito. So, very balanced kayo ngayong araw na ito. Water signs. Tignan pa po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Natututunan nyo ng mag-detach. Mag-detach. Para na-appreciate ninyo yung mga bagay-bagay. Small or big things man yan. Check po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Loss. Ayan. So, na-appreciate ninyo yung mga bagay na nawala. Bakit? Kasi may mga bagay na mas dumating at mas better pa. So, ayun. Nag-heal pa din naman yung iba sa inyo. Pero mas matatag na kayo ngayon, water signs. Tignan natin. May nakaka-feel pa rin dito ng sadness. But yung sadness na yun kasi mas naaano nyo na siya, na-hold nyo na siya, na-control nyo na, and na-transmute nyo na yan into positive one. Kaya nga may balance tayo dun. Tignan natin, kasi hindi naman lagi, di ba, balance tayo. Hindi lagi masaya tayo. Hindi naman lagi malungkot tayo. So, ang maganda lang sa'yo dito, water signs is, yes, ngayon, malungkot ka. But mamaya-maya, okay ka na. So, you know, hindi ka nagpapadala sa emotion mo. Okay? Ngayon, ha? Pero may mga times na nagpapadala ka din sa emotion mo. But yun nga, nakaka-cope up ka naman sa mga bagay-bagay na nangyayari sa life mo. We have yin-yang. So, balance talaga. Ayan. Binabalansin mo yung mga bagay-bagay, ayan, sa life mo. The dream. Kasi gusto mo na maabot mo pa rin yung mga dreams mo. Water signs, ayan, kahit na minsan nga ay hindi naman umaayon sa atin yung mga bagay-bagay, but still you are very hopeful dito. At sabi ko nga sa'yo, na-appreciate mo talaga yung mga bagay-bagay na binibigay sa'yo ni universe ni God. 34, 4, 40, 12, 15, and 20, yan po yung iyong mga lucky numbers. Tignan natin. So, yung hinihiling nyo lang naman talaga dito, maging masaya kayo. Maging masaya, maging stable pagdating sa life. Makuha nyo yan. Basta matutunan ninyo na magtiwala sa inyong sarili. Matutunan ninyo na mag-detach.
Ayan na naman tayo sa detach, ano. Ilang araw ko na bang sinasabi yan? Ayan talaga yung message para sa inyo ngayong week na ito. So, tignan po natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin? Or could be ngayong month na to pala. Kasi, yan. Tignan natin. So, may nai-stress talaga dito. Pwedeng may nawalan dito ng trabaho or pwedeng nag-iisip kayo kung magre-resign ba kayo or hindi. So, may nai-stress po dito. Pwede rin naman na-stress kayo sa trabaho kasi napakadami yung trabaho. So, loaded ang inyong work. Tignan po natin, Spirit Guide, yung inyong schedule. We have Page of Pentacles. So, meron kayong pagkakaabalahan dito. Ayan o, tignan nyo. Parang may inaaral kayo dito. May tinitignan kayo. Meron kayong sinusuri ngayong araw. So, nakikita ko naman dito na magiging happy naman kayo. Or, kung hindi man kayo maging happy, magiging contento naman talaga kayo sa inyong ginagawa ngayon pagdating sa trabaho. Sabi ko nga, na-appreciate nyo kasi lahat. Meron mang mawala or meron mang umalis, ayan, may darating naman na panibago. May bagong simula para sa inyo dito. Water signs, check natin. We have judgment. So, may announcement dito. Ayan, kinakabahan yung iba sa inyo dito sa i-announce ng management ninyo pagdating dito sa inyong trabaho. So, ayan po, pwedeng may malilipat dito ng location. Ayan, may marirelocate. Meron naman dito. Pwedeng mapupunta kayo sa ibang department. Pwede rin na yung mga sinisimula ninyo. Parang ano ba? Parang may reformat akong nakikita dito. Hindi ko alam kung ano yung baka ire-reformat lang naman yung ano ninyo, ng mga computer ninyo dyan sa office. Ganyan. O basta may reformat na mangyayari. Yun po yung nakikita ko dito ngayong araw pagdating sa trabaho ninyo. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin pagdating naman po sa negosyo ni Water Signs. Kamusta po ang negosyo ni Water Signs, Spirit Guide? We have the Lovers. So, napakaganda ng negosyo mo. Pwedeng meron dito talaga ay family business ito or negosyo nyo to ng jowa mo, negosyo nyo to ng asawa mo, family business. Mm-mm. Tignan natin. Or magaganda, o hindi magaganda, I mean, hindi physically ha, kung hindi maganda or maayos kausap yung mga clients mo ngayong araw na ito. Water signs. Yes. Alam mo yung mga galante. Yung tipong wala na masyadong usap-usap, bayad ka agad. So, malaki yung tiwala sa'yo ng mga kliyente mo. Kaya naman, alagaan mo talaga sila. At, ayan, pahalagahan talaga. Tignan natin, Spirit Guide. Kasi meron dito, hindi lang talaga negosyo or para sa negosyo. Or I mean, hindi lang talaga as client. Pwedeng naging kaibigan mo na din yung ilan sa kanila, sa mga clients mo. Tignan po natin, Spirit Guide. Pagdating naman po sa kaperahan, kamusta po? We have the Fool. So, ayan, magta-take ng risk yung karamihan sa inyo dito, Water Signs. Pwede rin na may pag-travel po yung iba sa inyo. Ayan. Tignan natin. Pero mag-ingat din kayo, okay? Magta-take kasi kayo ng risk dito. Yung iba sa inyo, pwedeng china-challenge nyo din yung inyong sarili. We have 5 of Cups. So, make sure lang na yung gagawin ninyo dito sa pera ninyo, yung paggastos na gagawin ninyo ngayon, ay hindi ninyo pagsisisihan. So, yan po yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Oo. Ayan. Tsaka kung meron man ditong mga advices para sa'yo, ayan po, sundin mo din. And also, use your intuition. Ayan. So, meron tayo ditong The Magician. Pero alam nyo, mukhang makakatulong naman talaga sa inyo. Ah, okay. Yung gagawin ninyo na to, okay, yung pagkakagastosan ninyo na to, Water Signs, pwedeng makakatulong talaga siya sa inyo. Kaya lang natatakot talaga yata kayo. Ayaw nyo mag-take ng risk dito. Tapos, yung iba naman sa inyo, di ba nga? Or, kunwari, natapos na yan. Tapos, wala nang next time. So, medyo nagsisisi yung iba sa inyo dito because nakikita ninyo na, ay, maganda pala yon. Pero sabi nga, di ba, baka hindi talaga to para sa inyo. Ayan. Kaya, ito, natakot kayong mag-take ng risk dito. So, maging matanong kayo kapag kayo ay mag-take ng risk. Hindi lang yung kausap ninyo yung tatanungin ninyo. Kung hindi, tanungin nyo din yung sarili ninyo kung ready ba kayo sa risk. Ready ba kayo sa aftermath nito? Kasi syempre, hindi naman lahat ng investments natin, hindi naman lahat ng mga ginagawa natin nagiging successful, diba? Pero ang mahalaga is dapat ready kayo doon sa aftermath or sa consequences ng mga gagawin ninyo. Tignan po natin pagdating sa love life. Spirit Guide, pagdating po sa love life, kamusta naman po si
water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. We have the Devil pagdating ito sa love life ninyo. So, ayan po. Pwedeng binabago nyo na talaga yung inyong ano ba, sarili. May binabreak kayo na cycle dito. Pwedeng yung karamihan talaga sa inyo. Hindi na kayo dumedepende pagdating sa pag-ibig. Hindi na kayo dumedepende sa ibang tao. So, yun kasi, meron dito pwede na, sabi ko nga, natututo na kayong mag-detach. Nile-let go nyo na yung mga taong hindi nakakatulong sa inyo. Pwedeng yung relationship na to kasi very toxic na. Na kahit na anong ayos ninyo, hindi na talaga siya maayos. Hindi na kayo magkaintindihan ng taong ito. You appreciate this person kasi dumating siya sa life mo, pero you learn your lesson na. Yun yung nakikita ko sa inyo dito. So, may gusto naman dito, gustong magbago. So, yun nga, natututunan nyo na talaga na hindi ko pala kailangan ng love life para sumaya. So, kahit mag-isa kayo, kahit marami ditong single, ayan po, happy kayo sa sarili ninyo kasi natutunan ninyo yun. Okay na, magiging masaya pala ako kahit mag-isa lang ako. Magiging masaya pala ako. Magiging kontento pala ako at ma-appreciate ko pala yung mga bagay-bagay. So, madami kayong realization dito, water signs. Tignan natin kung ano yung angel message para sa'yo. Spirit guide, angel message po natin for water signs. We have angel therapy. So, sabi nga sa inyo dito ni Archangel Raphael, huwag kayong mag-alala, ibigay nyo sa kanila yung burdens ninyo. Kasi tutulungan niya kayo, tutulungan kayo ni Archangel Raphael. So, tingnan natin ano naman yung love message para sa'yo. Tingnan natin kung ano pa yung love message para sa'yo. Kung ano man tong dinaramdam mo ngayon, ano man tong bigat na dinadala mo, water signs, mag-pray ka lang. Isama mo sa prayers mo si Archangel Raphael. Hingi ka ng guidance sa kanya. We have the snake. Ayun nga yung iba sa inyo. Pwedeng meron dito naging third party kayo. Pwede rin naman na yun nga, toxic talaga yung relationship ninyo kasi ang daming third party ng person mo. Oo, hindi talaga siya focus sa relationship ninyo. Kaya ayun naman po, alagaan nyo talaga yung inyong sarili, mahalin ninyo yung sarili ninyo at maging happy kayo sa sarili ninyo, diba? Be happy on your own. Hindi nyo kailangan dumepende. Hindi nyo kailangan i-depend yung happiness ninyo sa ibang tao. Mahalin nyo muna yung sarili ninyo, water signs, and everything will follow. Yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!